Sa gitna ng problema sa African swine fever, magmamahal kaya ngayong Pasko ang mga produktong baboy gaya ng hamon at lechon? Alamin sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Ilang araw pa bago magpasko pero bumili na ng hamon ang mag-asawang Antonio at Luisa. Di bali na raw kung tumaas na ito ng 40 pesos kada kilo basta raw may hamon silang pagsasaluhan sa Noche Buena. Ang sliced Chinese ham, 1,360 pesos na kapresyo ng bone-in ham. Mas mura naman ang deboned ham na 1,260 pesos. 1,280 pesos naman ang scrap ham. On my own opinion, hindi ko tinitingnan yung presyo. Gusto ko rin minsan mangyari sa buhay ko, matikman ko naman din yung masarap. Diba? Kung ano man ang price at kaya ko rin lang bibiling, bibiling ko. Ang balikbayan na si Ricardo Pamplona ay panre-regalo naman ang biniling hamon. Galing ang Batangas, sumimba dito sa Quiapo, tapos bibili ng panregalo sa mga kumpares, kumpadres. Iba raw ang templa ng Pilipinas. Sa Laloma, Quezon City naman, maya't maya ang dating na mabumibili ng lechon. 6,000 hanggang 12,000 pesos ang isang buong lechon. Pero sa December 16 o unang araw ng simbang gabi, tataas na ito nang aabot sa 500 pesos ayon sa mga nagtitinda. Sa bisperas naman ng Pasko, ang 800 pesos kada kilo na lechon magiging 1,000 pesos na. Pero kahit may price increase, sasalubungin pa rin daw ng pamilya ni Russell ang bagong taon na may lechong pagsasaluhan. Kung sa bagong taon po, mas lamang po kung buot po talaga kasi marami po kami kakain. Ayon sa mga nagtitinda ng lechon, tataas ang presyo dahil sa mas mataas na demand. Di naman daw dapat matakot na kumain ng lechon sa kabila ng pagkakaroon ng African swine fever sa ilang lugar sa bansa. Ang lechon sa Laloma, under supervision kami ng Quezon City Veterinary Department. Napakahigpit ng mga yan. Sa Cebu hanggang June 2020, nakaban ang pagpasok ng live hogs at pork products mula Luzon. Pero nababahala ang lokal na pamahalaan dahil na-lift na ang pork ban sa Region 8 at baka raw mula roon ay makapasok na sa Cebu ang pork products. Palalakasin daw ng lokal na pamahalaan ang seguridad sa mga pantalan na nakaharap sa Region 8. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.